Ngayon, naalangan pa rin, may alangan pa rin ako sa akin isip. Tungkol dito sa mga hayop, hindi ba ginawa ng Diyos yung lahat ng hayop, hindi ba? Opo. Ibig sabihin, mayroon ding pagmamahal ang Diyos sa hayop, hindi ba? But yung mga buhaya, mga pating sa dagat, kumakain ng tao? Minsan, mga banal pa yung kinakain nila? Mga? Saan ang, yung mga buhaya? Mga pating sa dagat. Kumakain ng tao. Kumakain, pumapatay ng tao. Saan ba ang punta ng kaluluwa po. Ba yan sila o wala? Ganito po yon. Ang katakdaan po ng Diyos, ang tao matatakot sa kanya yung hayop. Basahin po natin ang Genesis. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Dapat matakot yung pating, matakot yung balyena, lahat ng hayop sa dagat, pati ibon sa himpapawid, pati mga pispis, ibon, o pati yung mga gumagalaw sa lupa. Yun po ang natural. Tanyo yung ahas, kahit ang ahas ay yung cobra, yung king cobra, pagdadating tao, takot yun eh. Pero bakit po ngayon may kumakain ng tao? Kasi nawala po yung wangis ng Diyos sa tao. Sabi ng Diyos, lalangin natin ng tao ayon sa ating wangis at sa ating larawan. Maraming tao nagpapakasama. Nawala yung wangis ng Diyos, yung terror na dapat sana maramdaman ng hayop, nawala rin. Siya na ngayon ang kinakain. Nakita nyo? Dahil nawala po yung wangis ng Diyos eh. And God said, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Let them have dominion over everything on earth. So, lahat ng bagay sa mundo, sakop natin tao, sa kapangyarihan natin. Eh, ba't nawala yun? Kasi, hindi na tayo sumusunod sa Diyos. Ayaw na nating sumunod. Naging parang hayop na rin tayo. Pakinggan nyo, Kalawang Pedro 2:12. Apang ini sila, subong sang mga sapat nga walay buot, mga tinuga sang kinaugali, natawo nga dakpon kag patyon, nga nagapasipala sa mga butang nga wala nila mahibaloi. Laglagon sa amuman nga panglaglag kaupod nila. Ayan. But this as natural brute beast made to be taken and destroyed speak evil of things that they understand not and they shall utterly perish in their own destruction. So, naiwala po kasi ng tao yung kanyang pagkatao eh. Parang naging hayop na rin siya. Eh, ang hayop, nagkakainan yan eh. Tanyo, kaya yung mga hayop na tao ngayon, mahilig din kumain ng hayop eh. Hayop sa ha? Kahit bayawa, kahit sawa, kinakain, lahat na. Kainan na lang. Nawala kasi yung image and likeness of God which will dictate our dominion over the lower forms of life. Naiwala po ng ibang tao yun.